Kumusta mga kabalisong? Araw ngayon dito ng Sabado. Siyempre, maganda naman ang araw. Ah, di ba? dahil lockdown pa rin tayo, magre-repair muna tayo ng isang project ko na ginawa ko na ito matagal na. Dahil kisimula pa lang ako mag-welding noon. So, hindi ako satisfied eh. Ano ka nasisira, ulo? sa pagkaka-welding ko. So, ngayon, gagawin natin, i-repair lang natin yung ginawa ko dating project. So, ito, pakita ko sa inyo. So, ayan. Nakakabalis ako. Kung makikita nyo yan, yan yung mga binelding ko dati. Napapangitan ako eh. Ayan o. Hindi mo, may mga butas pa nga o. So, re-repair natin yan ngayon. Kasi matagal na yan. Siguro, that was 2016, I believe. Nagsimula ako mag-welding, mag-start mag-welding ng ganito. So, nakita ko lang to sa trabaho. Actually, keg to eh. Kung makapansin nyo, keg yan. Beer keg. Kinuha ko lang. Hiniko kay boss. So, ayan. Ginawa kong barbecuehan. So, ayan. Kung makikita nyo. Stainless na. Sobrang bigat mga kabalisan. Grabe. So, ayan. Dahil nga lockdown, ano? Kaya sa maboard tayo, kaputi pa, gawa natin ang solusyon yun para naman at the same time, malilibang tayo. So, ito yung machine. Hiniram ko sa trabaho. So, set natin siya ng ang setting kasi nito. Lagyan natin siya sa 40. Tapos, i-direct current natin siya. Ayan, naka-direct current sa yung ilaw na yan. And then, yung amps niya, let's make it 340 siguro. Try muna natin na mababa. Yan, kasi kung makapansin mga kabalis, ano, sobrang nipis nito yun. Parang lumalabas na ng 1 mil lang to. So, kapag tinasa natin, nabubuta siya. Set natin yung gas natin. Set natin siya. So, yan. Nakaset na siya ng 10. Actually, mga 8 pa nga yata yan eh. Para naman maganda. So, tingnan natin kung so, okay na siya. So, ang gagamitin kong wire is 1.6. Depende kung may buta siya, no? So, ito yon. 1.6. Ito. Yan. Stainless steel. 316. Yan ang code nyan. Okay, so, I think we're ready. Try na natin. Thank you.
yun, okay na mga kabalisong. Na-repair na natin. Hindi totoo yan. So, papalis lang natin, lilinisin. Tapos, okay na, pwede nang gamitin. Kasi spring na kami, no? Next month, sabi ko nga, sa last vlog ko, no? Para magamit na rin natin yung barbecue. Napakatagal ko na hindi nagagamit. So, lilinisin lang natin. Baka pwede subukan na yun pag medyo okay-okay na yung panahon, ano? Yan. Ito na yung, kung makapansin nyo, yung pinakita ko sa inyo kanina. Wow naman! Diba? Parang wow. Alakang difference. So, yan yun. So, yan. Yan yung, ginawa akong, parang nabasa ng usok. Tapos ito, hindi nyo na matatanggal ang mga kabalasong yung stain na yan, no? Kasi nga, nagmarka na yun sa material. Stainless steel pati yun. So, pero stainless steel to. Nilinis ko lang para naman magamit ulit. Siguro konting panahon ko lang nagamit to. Mga tatlo or apat na beses ko lang nagamit to. Yun. So, tip nga pala mga kabalasong, ano, kapag nag-welding kayo, make sure na walang mga bata sa paligid nyo, tapos yung mga cords dapat sa isang side lang. So yun, mga simpleng tip lang naman yun, pero dapat tandaan, kasi lalo na pag nag-grinding kayo, no? Make sure na pag nag-grind kayo, hindi tatamaan yung kung naman yung pwedeng masunog yung spark. Okay, so lalo na yung kotse, no? Kasi kapag nag-ano yan, nagpunta sa kotse, automatic magkakaroon na kagad ng problema yung paint nyo. So, ganun lang mga kabalas, no? Simpleng ano lang, DIY repair, ika nga, ng barbecue grill. So, anyway, mga kabalas, thank you nga pala sa lahat ulit ng mga subscribers sa mga pag-support nyo sa akin. At siyempre, no, maraming salamat sa mga OFW din na nanonood sa atin, lalo na sa Moscow, sa Moscow, Russia. Shoutout na rin kay Ate Daisy, no? So, sila yung mga OFW, yung dakila ng ating bansa. Okay. So, guys, kung bago ko pala dito sa YouTube channel ko, siyempre, like mo na and subscribe. Huwag kalimutan. Sige ka. May mamimiss ka. Marami tayong pag-uusapan dito. Itong content natin ay tungkol sa buhay-buhay dito sa Australia, no? So, marami tayong pag-uusapan. Pwede tayong magbigay ng tip kung ano man. Huwag lang magluluto, no? Hindi ako marunong magluto, eh. Okay, so ganun lang. Guys, thank you for watching and stay safe, of course, and be strong. Bye for now.